Sa video na to, mga paps, makikita natin dito sa Hito Farming in concrete pond. Kasi ang ideal, 4 months, mag-harvest ka na. So, kung mag-extend ka ba ng another 2 months, maging 6 months yan na inaalagaan mo, kikita ka pa rin ba? Tumutok ka lang, paps, medyo tsagain mo na lang ng konti ito kasi medyo mahaba siya. Pero papakita ko sa inyo yung legit na kalagayan ng pond within 6 months. Yung dalawang butas na to ng fish pond ko, wala nang karga. So, tuyo-tuyo na siya. Ito yung dating mga lumot, tuyo na siya. Kaya bago nating kargahan ulit, ay kailangan malinis natin siya. Tanggalin natin yan kasi dito namamahay yung mga bad bacteria. Kaya nagkakaroon ng fungus yung ating mga alagang hito pagka marumi yung pader. Kumbaga yung lumot masyado nang makapal siya ay hindi rin beneficial sa ating mga alaga. Kaya linisin muna natin siya bago natin lagyan ulit ng panibagong hito. O kaya bago tayo maglipat dito. Ready? Two months ago, mga paps, ang inilagay ko dito ay nasa 54 kilos. Ito ang target ko, 5 months. Ibebenta ko itong 5-in-1 saka 6-in-1 sa ngayon. Then, the rest, ito na yung ibebenta ko after 6 months. So, meron akong tatlong series ng harvest. Ito yung 4 months, ito yung 5 months, ito yung 6 months. After 2 months, titingnan natin kung ano yung naging resulta. Kung ano yung development niya sa loob ng 2 buwan. So, ito ang tunay. Legit to, legit mga paps. Hindi ako nag-harvest dito. Pero nakita ko may mortality. Kasi yung 2 months na hindi ko siya ginagalaw, pakain lang ako ng pakain. Nakita ko may mortality naman, pero minimal lang. Malalaki na, pero namamatay pa din. So, makikita natin ngayon, tinitiyak ko sa inyo, legit to. Hindi ko talaga siya ginalaw. Hindi ako kumuha ni pang-ulam, ni pambenta, hindi ako ginalaw. Kasi meron akong pambenta talaga dyan. Moment of truth. Ngayon, titingnan natin kung ganun pa din, 54 kilos pa rin, o kaya nadagdagan, o kaya nabawasan dahil sa mortality. Sampung kilo. Dito natin ililipat, paps, kasi 4 cell sizes na lahat to. Lagyan na natin dito. 10 kilos. Titingnan natin yung average weight, yung malalaki kung ilang inabot. Dati ito 5 pieces 1 kilo. Ngayon tingnan natin kung nagbago. Papa, this is enough. What? So ito, paps, yung pinakamalalaki na niya ay 3 piraso, 1 kilo. So merong nagbago, dating 5:1, ngayon 3:1 yung malalaki na. Okay, paps, another 10 kilos to make it 20 kilos. Another 10 to make it 30 kilos. Paps, medyo kinakabahan na ako. Hindi ko yata maabot yung 54 kilos na nilagay ko dito dati. O konti na natira, baka hindi na abot to ng 20. 30 pa lang yung na-harvest ko. Another 10 to make it 40 kilos. Okay, 40 kilos. Ito na yung panghuli, mga paps. Ayun, oh. 12 kilos. So ito, paps, 12 kilos yung huli na tinimbang natin. So ibig lang sabihin, nakakuha lang tayo ngayon dito sa pond natin ng 52 kilos. Dati, ang tinimbang natin dito ay 54 kilos. So meron tayong variance na 2 kilos. So nakita na natin, nag-extend tayo ng 2 months. Lumaki yung mga alaga natin. Meron na nga ditong 3:1. Dati, 5:1 yung pinakamalaki. Lumaki yung alaga natin, pero bumaba tayo sa timbang. Ibig sabihin, meron at meron pa ring namatay
with a duration of 2 months. Dati 54 kilos na nga tayo dito, nagtimbang tayo ulit ngayon after 2 months, naging 52 kilos na lang. Bumaba yung kilo. Although lumaki, kumonti naman yung bilang ng alaga natin dahil sa mortality. So ibig lang sabihin, kahit malalaki na yan, nagkakaroon pa rin ng mortality. Kasi nakakita ako isa, dalawa, syempre yung 60 days. Kung yung may namatay ako dyan na 20 o 30 pieces, halimbawa, malaking bagay yon. So, lugi tayo. Good. Kung sa 3x3 natin, natalo tayo ng timbang after 2 months, pero meron pa naman tayo isang maliit na pan, titingnan natin dito kung mapapalabas niya yung dati na inilagay natin dito, yung mga bansot na alaga natin. Dati, nung 4 months ito, 7 to 11 pieces 1 kilo. So, tingnan natin ngayon after 2 months ulit. So, bale 6 months na siya kung ano yung pinagbago. At kung makukuha pa natin yung 21 kilos na hinulog natin dito. So, ito na mga paps ang inabot dati nito. 7 pieces per kilo. So, ito, 1 kilo. Bilangin natin. Yan o, 4. So, yung malalaki sa kanila, 4 na pieces, 1 kilo. Pero madami pa rin siyang maliliit, paghihiwalayin na natin. Nakakuha na tayo ng 10 kilong sizes 4, 5, and 6. Ang bale, nakuha natin na total 13 kilos sizes 4, 5, 6. So yung 7 pieces up mga lods ay tumitimbang siya ng 12.8. So overall mga paps, ang nakuha natin sa pan na to ay 13 kilos plus 12 kilos, 25 kilos. Na dati ang kinarga ko dito ay 21 kilos. So tumaas siya ng 4 kilos bale. Like doon sa kabila, natalo tayo doon ng 2 kilos, bumaba. Eto sa pan naman na to, tumaas ng 2 kilos. So naghilaan po sila. Ganun ang nangyari dahil nga sa mortality. Eto naman, siguro may munding mortality dito. Kaso nga lang, mas maliliit kasi ito dati. Eh, malaki yung inilaki yung iba, kaya tumaas ang timbang. Ito mga paps, i-assess na natin yung ginawa natin kanina. Na doon sa isang pond natin, noong 4 months old ang mga alaga natin, ikinarga ko doon ay 54 kilos. Ngayon, 6 months old sila, lumaki. Kasi dati, ano yan, 5:1, 6:1 ang timbang noon. Ngayon, nagiging 3:1 na, then meron din naman 4:1, 5:1. So, good size talaga siya. Yun nga lang, ang nadiskubra natin after 2 months ulit, so bale 6 months na siya, kumonti yung timbang. Sabi ko nga, yung dating 54 kilos, ngayon naging 52 kilos. So, assess natin, ano ba yung nangyari? Talagang honest to goodness, hindi talaga ako kumuha dyan ng ibinenta ko o kaya yung kinain ng pamilya ko. Talagang minaintain ko siya na hindi galawin. Pero ang nakita ko, within the 2 months duration, ay merong pa isa o dalawa na napapansin kong namamatay. Pag nagdedrain ako ng tubig, nakikita ko, ay patay. So more or less 20 to 30 pieces siguro ang namatay within the duration of 2 months. So malaking bagay yon, kaya nagbawas ng timbang. Although, lumaki, pero kumonti ang bilang. So hindi guarantee na kapag malalaki na yung hito mo ay wala nang mamamatay. Ito namang isang pan natin na 2x3. Ang nangyari dito, 21 kilos yung inilagay ko nung 4 months sila. Ang sizes niyan, 7 pieces to 11 pieces per kilo. Nung tinignan na natin yung size, meron nang tumitimbang ng 4 pieces, 1 kilo. Ibig sabihin, malaki yung inilaki nila. Yung nga lang, meron talagang hindi lumalaki pa. Ganun pa man, nakakuha tayo ng good size na 13 kilos. So, inilagay natin dun sa kabila. 4 sale sizes na yon, 4, 5, 6 pieces per kilo. 4 sale sizes na yon. Kapag ka may bumili ng bulto, bibigay ko na basta 150 lang. Ngayon, ang natira na maliliit, 7 pieces up ulit ay 12 kilos. Yung 12 kilos na yan na natira, maaaring abutin na yan ng 8 months, 9, 10, or even 1 year. So, yan talaga yung talo natin dito kasi madaming naiwan na maliliit.
So overall mga paps, doon sa extension na 2 months ay wala tayong hinita doon. Siguro ang ideal talaga within 4 months ma-dispose mo lahat ng pwede mo nang i-dispose one time. Kasi pagka hindi mo yan na-dispose one time, tuloy ang gastos mo, doon tayo matatalo. Parang yung nangyari sa akin. Tuloy ang gastos ko, yun pala, hindi na tumataas yung timbang. Kundi bumababa yung timbang dahil nga sa mortality, may namamatay pa din. Kailangan, pagka meron lang 4 sale sizes, kung hindi mo naman gagawin yan breeder, i-dispose mo na agad. Kasi nga, kung pagtatagalin mo, another gastos. So yan lang muna ang share ko sa inyo ngayon mga paps. Etong mahal na araw na to. Inhiwalay ko na yung mga for sale natin para at least kung mayroong bibili bukas, Huwebes Santo, Biyernes Santo, at least may maibigay tayo. Hindi kami nakapagdagat kanina, walang isda. Marahil hanggang Sabado hindi kami makapagdagat. Meron akong 3 araw na makapagtinda ng aking hito. Pero syempre, dahil nga bumaba ang timbang ko, sasamantalihin ko na. Yung dating 150 retail price ko, baka papatak na bukas ng 170 o kaya 180 per kilo. Ito talaga mga paps, honestly, more on YouTube content na to. So hindi na ito talaga ang habol ko ay kumita dito sa pond. Ang sa akin na lang dito, ito talaga mainly YouTube content para maipakita ko sa inyo talaga yung mga actual na mga nangyayari. Then kung kumita man ako dito, bonus. Ngayon, kung suportahan nyo ko sa aking YouTube channel, ay mas malaking biyaya at mas malaking pasasalamat naman soon ang baka pwede kong maibalik sa inyo. Kung hindi man ako makapagbalik sa mga material na bagay, malamang yung knowledge naman na makikita nyo, makukuha nyo dito na legit, ay magagamit ng mga ibang henerasyon, yung mga susunod na henerasyon na mag-aalaga din ng ito.